Okay, live po tayo ngayon mga boss. Welcome back to another video. AmirWaleed po, isang OFW at YouTuber dito sa Korea ng Saudi Arabia. Kamusta po kayong lahat mga boss? Especially yung mga OFWs natin around the world. Sa mga sumusubaybay sa atin, kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Pasensya na yung mga boss sa ating resolution ng camera. Medyo hindi malinaw, no? Kamusta po kayong lahat? Gusto ko po humingi sa inyo ng sorry ngayon pa lang mga boss, kunwari ma-interrupt, magkakaroon ng interruption yung ating live video kasi nasa pintuan ako ng mga amo ko, mga sponsor ko, tapos pag nagbukas yan, meaning may mga iutos sila sa akin or may mga itatanong sila sa akin, so may interrupt yung ating video. Pero kapag hindi naman nangyari yon, much better kasi tuloy-tuloy yung ating pakikipag-usap, no? So maraming salamat po sa 385 viewers natin, 395 viewers natin. Please give me a thumbs up. And now, let's start. Okay. So mga boss, kung OFW ka dito sa Saudi Arabia, dapat mong malaman ito. Ito ay abiso mula sa Philippine Embassy, imbahada po natin dito sa Saudi Arabia, sa Riyadh. Ang abiso tungkol sa mga serbisyo ng imbahada sa panahon ng COVID-19 pandemya. Riyadh, Hunyo 8, okay, June 8, 2020, ipinapaalam na Imbahada ng Republika ng Pilipinas sa Riyadh sa publiko na patuloy itong mag-aalay ng serbisyo sa publiko sa pamamagitan ng appointment system. Ito po yung online, no? So ilalagay po natin sa description sa baba yung online appointment system. Maliban kung magkakaroon ng panibagong mga patakaran ang pamahalaan ng Saudi Arabia ukol sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19 virus. Sinabi ko na ito, always kung sinasabi ito mga boss sa aking mga vlogs, sa information vlogs ko, na anumang oras ngayon pwedeng magbago lahat ng patakaran, lahat ng mga anunsyo ng gobyerno o pamahalaan ng Saudi Arabia. Okay? Bukod sa passport renewal at other consular services, maaari na ngayong makakuha ng mga sumusunod na serbisyo sa pamamagitan ng pagkuha ng appointments mula sa online appointment system ng imbahada. Ito po yung mga sumusunod. Assistance to National Services, Social Welfare Services or DSWD, Pag-ibig Services, SSS Services. Inuulit ko, Assistance to National Services, Social Welfare Services, DSWD, Pag-ibig Services at SSS Services. Ang mga slot ng appointment ay magiging limitado lamang ayon sa kakayahan ng imbahada na i-process ang mga serbisyong nabanggit. Alisunod sa mga patakarang ipinapairal ng pamahalaan ng Saudi Arabia ukol sa bilang ng mga kliyenteng pwedeng pagsilbihan ayon sa social distancing protocols at iba pang pangangailangan pangkalusugan at kaligtasan. Umaasa ang Imbahada ng Republika ng Pilipinas sa pag-unawa at kooperasyon ng kinauukulan para sa kaligtasan ng lahat. Wakas. So ito po ay abiso mula mismo sa ating imbahada dito sa Riyadh, Saudi Arabia ngayong araw, June 8, 2020. Mga boss, nagtala ang Ministry of Health dito sa Saudi Arabia ng 3,369 na bagong kaso ng mga nagpositibo at 1,707 naman ang mga bagong mga magaling na. Samantalang new mortality o yung bilang ng mga nasawi ay nasa 34. Okay? So, meron na tayong total cases sa kaharian ng Saudi Arabia na 105,283. Ito po yung pangkalahatan. Okay? Ito naman yung total recoveries. Okay? 74,524. Inulit ko, 74,524 ang total recovery sa buong kaharian ng Saudi Arabia, samantalang total mortality o yung bilang ng mga nasawi ay nasa 746. Okay, so mga boss, yung 3,369 na bagong kaso ay nanggaling po sa mga lugar ng Riyadh. Okay, sa mga past few days, laging Riyadh ang nangunguna, unlike before, Makkah ang nangunguna sa mga bilang, no? Ngayon, I observe puro Riyadh. Okay, I think pang-apat na to. Okay, correct me if I'm wrong. Pang-apat na ata ito. So mga boss, inulit ko ulit, pag nagkaroon ng interruption yung ating live video, ibig sabihin may magbubukas dyan sa pinto na yan, yung mga amo ko, yung mga sponsor ko, kunwari may tatanong sila sa akin or may kailangan sila sa akin, so ma-interrupt yung live video natin. Pero sana ay hindi mangyari yon kasi gusto ko tuloy-tuloy po tayong nakikipag-usap, no?
So yung 3,369 na bagong kaso ay nanggaling sa Riyadh 746, Jeddah 577, 24, Al-Qar 180, Madinah 124, Dahran 99, Taif 42, Adiriyah 41, Khamis Mushay 38, Al-Mubarras 33, Al-Jubail 28, Al-Karj 22, Tabuk 21, Astura 19, Wal-Azir 18, Afar 18, 15, Abha 13, Al-Arda 13, Jazan 13, RR 13, Yanbu 10, Beshha 9, Najran 9, Abu Arish 8, Baish 8, Sabia 8, Al-Jafar 7, Al-Uyun 6, Al-Niriya 6, Mahad Al-Hahab 5, Buraida 5, Kurma 5, Al-Nimas 5, Al-Kafchi 5, Sharura 5, Samta 4, Rabi 4, Diba 4, Ahad Rufaida 3, Bakhek 3, Alet 3, Al-Uwekliya or Uwekla 3, Al-Mazamiya 3, Al-Sulayil 3, Al-Baha 2, Al-Mandak 2, Tabarjal 2, Uyun Al-Jawa 2, Riyadh Al-Aqba, Riyadh Al-Hakbra, tama ba? Riyadh Al-Habra. Okay, dalawa po ang kaso doon. Al-Konfuda, dalawa rin ang kaso. Mahayal Asir, dalawa. Rihal Al-Ma'a, dalawa. Safwa, dalawa. Ruwayda Al-Ard, dalawa. Sa lugar po ng Al-Akik, Al-Mahwa, Al-Gara, Baljurashi, Unayza, Turayban, Dan, Al-Harja, Al-Kama, Dahran Al-Janub, Karyat Al-Ulya, Hail, Faiha, Kulais, Kubaysh, Al-Shaba, Al-Dilm, Al-Selfi, Huraimla, Rafaya Al-Jems, Tumair, lahat po yon ay may isang kaso. Okay? So, inulit ko mga boss, may 3,316 na bagong naitala ang Ministry of Health dito sa Saudi Arabia ngayong araw, June 8, 2020, Monday. Ito pong binasa ko sa inyo ay galing mismo. Okay, may pupunta. Kala ko may darating. Kasi lagi nagbubukas ng pinto doon sa isang pintuan. Okay? So, ang mga binabasa ko po sa inyo mga boss, ito pong kinuha nila mismo sa Ministry of Health, no? Ang Saudi Buzz Facebook page mga boss ay isa sa mga pagkakatiwalaang Facebook page dito sa Saudi Arabia na nagbibigay ng tamang impormasyon. Kinakabahan kasi ako mga boss kapag ano yun, pag nagbukas yung pinto, so magkakaroon ng interruptions yung video natin. Pero sana hindi po, no? Gusto ko tuloy-tuloy tayo nakipag-usap hanggang sa mag-end natin. So mga boss, eto po. Eto po yung tinatawag na Tataman Clinics. Eto po yung mga clinic po dito sa Saudi Arabia. Yung mga clinic po dito sa Saudi Arabia na pwedeng mag-asikaso ng mga pasyente na meron pong fever, shortness of breath, pag-ubo. Ibig sabihin mga symptoms po. Symptoms po ng COVID-19. Pwede po silang mag-accommodate po ng mga individual na nakakaranas po ng symptoms ng COVID-19. So, babasahin ka sa Jeddah at Madinah. Okay? 31 na clinics po ito mga boss. Babasahin ko po isa-isa. Sa Riyadh, Sulaymaniyah Health Center. Okay, sa Riyadh muna tayo mga boss. Sulaymaniyah Health Center, Asir Central District, Mansoura Health Center, Anar Health Center, Moalmein Medical Center. Okay, ito po, yun po yung Riyadh. Yung Al-Qassim naman mga boss, Al-Fayziyah Eastern Healthcare Center, Tataman Clinics in Al-Badai General Hospital, Tataman Clinics in King Khaled Health Center, Tataman Clinics in Al-Nabaniya Hospital, Tataman Clinics in Kusaiba Hospital, Tataman Clinics in Ayun Al-Jawa General New Hospital, Tataman Clinics in Al-Asha Hospital, Tataman Clinics in Bukhariya Hospital, Tataman Clinics in Al-Quba General Hospital. Pumunta naman tayo sa Makka mga boss, Al-Khalidiyah Health Center, Al-Mansour Health Center, Sharia Al-Mujahideen Health Center, Primary Healthcare Center Ihada, Abu Orwa Health Center. Sa naman tayo mga complex, Tataman Clinics in King Fahad Hospital, Tataman Clinics in King Abdulaziz Hospital, Tataman Clinics in Al-Thager Hospital. Sa Madina naman mga boss, mayroong Al-Nasir Health Center, Al-Dayhata Health Center, Al-Khalidiyah Health Center. Ito po yung mga Tataman Clinics. Mga clinic po
na additional po sa pagbibigay serbisyo para dun sa mga individual na nakakaranas ng sintomas, okay, sintomas po ng COVID-19, paglala po ng lagnat, ito po yung high fever na po, more than 38 degrees Celsius, okay, ubo, at hirap po sa paghinga. And ito po yung mga kit na available po natin dito sa buong kaharian ng Saudi Arabia, sa Riyadh, sa Al-Qassim, international flights. Okay, bago tayo magtapos, pag-usapan natin ang international flights. Kamakailan mga boss, nag-anunsyo ang Philippine Airlines ng kanilang biyahe papunta dito sa Saudi Arabia, ang Manila to Dammam to Manila at Manila to Riyadh to Manila. Ang June 15 po ay ang Manila to Manila to Dammam to Manila. June 19 naman po ang Manila to Riyadh to Manila. Marami sa ating mga kababayang OFWs ang nagparinig na ng kanilang ticket na kabili na. Yung iba ay merong June 19, yung iba ay merong June 15, no? Ito po ay hindi natin inaasahan dahil nag-anunsyo ang Riyadh, no? King Khalid International Airport dito sa Saudi Arabia na kanila anunsyo na hindi pa hanggang ngayon nasisigurado kung magbubukas ang international flights dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Inulit ko po, mula mismo ito, no, sa tweet, no, ng KIASA or Khalid International Airport sa Saudi na sila pinapaalam sa publiko na hindi pa sigurado magbubukas ang international flights dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang Dammam, wala pang ibinibigay na anunsyo doon. Pero as of the moment, yesterday ito mga boss ha, ito po yung tweet ng airport or international airport dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So anong gagawin natin? Dahil po tayo ay nakarinig ng anunsyo mula mismo sa Philippine Airlines at sila mismo nagpaskil ito, hindi lamang yon, ito ay pinatotohan ng ating imbahada dahil pinaskil din ito ng imbahada dito sa Riyadh, Saudi Arabia about sa flights or international flights para sa mga kapwa natin OFWs na may hawak na exit visa at may kayahang bumili ng ticket. Ang tanong, kailangan pa ba ng AWWA services, kunwari kapag bago umuwi? Okay? Hindi na po. Okay? As long as kaya mong bumili ng ticket at meron kang exit visa, okay na. Okay? Ngayon naman, kung ikaw ay walang kakayahan ng bumili ng ticket, okay, kailangan nyo pong makipag-ugnayan sa ating imbahada at sa ating po. Eh mga boss, makipag-communicate po kayo sa inyong travel agency or sa Philippine Airlines about po dito dahil nag-anunsyo ang Riyadh International Airports ng hindi pagsigurado sa pagbukas ng international flights itong mga darating na linggo, araw at buwan. So ito ay pag-aantay pa lang, no? Nag-aantay pa lang tayo ng further notice mula sa kinauukulan otoridad. Force dito sa ating international so moment sabi ang international Riyadh, international airports ng Riyadh na ito ay hindi mo na mag-ooperate until further notice, no? So mag-aaba po tayo Diyos at syempre balitaan ko po kayo. And, okay, marami sa ating mga kababayan na nagpa-book na. Okay, marami ako nakita sa comment section. Yung iba naman ay Manila to the mom to Manila. Go, no? Itong sinasabi, kasi nagdedepende sila, no? Especially ang Ministry of Health, nagdidinig sila sa pang-araw-araw na nangyayari sa atin, no? Dito sa Arabia. Nagdedepende sila sa pang-araw natin. So sa panahon ngayon, this past few days, tumataas ang kaso. So we expected na talagang magkakaroon ng changes sa mga pagbabago. Especially ngayon ang curfew from 3 o'clock, okay, na po hanggang 6 o'clock umaga. So yun ang panibagong, you know, pagbabago sa mga nangyayari ngayon dito sa karya ng Saudi Arabia because of what happened, no, sa atin dito. Hindi natin ito matatansya. Hindi natin alam kung kailan pwedeng bago ang nakakalungkot dahil may mga kababayan tayong OFW na sabik na umuwi sa Pilipinas. So let's pray na sana ay yung mga book nila Riyadh to Manila ay sana ay maasikaso ito ng muti na gobyerno ng Saudi Arabia at ma-consider, no? Ma-consider yung mga OFWs natin na nagpa-book nilang international flights tang Maynila gamit ang airport dito sa Riyadh, Saudi Arabia. As of the moment pa naman mga boss, Riyadh pa lang naman ang nagbigay ng anunsyo, no? Riyadh International Airports pa lang naman ang nagbibigay ng anunsyo. Ang Dammam ay wala pa. So let's wait for new updates
Oh, especially sa mga airlines na ito, no? Sa domestic flights naman, mga boss, wala naman tayong problema. As of the moment, wala tayong problema sa domestic flights. Tuloy-tuloy ang operasyon ng domestic flight. And siya nga pala, mga boss, no? Dun sa atin sa taxi, no? Sa mga taxi na OWWA na sumasakay taxi. Let's hear. Kasi ang taxi dito sa Saudi Arabia as of the moment, no? Actually, lahat ng nakikita ko ngayon ay open, no? Katulad ng Karim, katulad ng application na Karim, nag-offer. Okay, reconnecting tayo. Okay, reconnecting tayo. Parang hindi na yung signal, no? Wait a minute.